acquaintance lang po, wala na pong iba. So, as kung ano nyo po, ang mga Chinese kasi, kahit hindi sila ganong kakilala, so, easy sa kanila na maging close. Humarap na sa committee hearing ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga ang 32 anyos na si Stephen D. Mascariñas. Ayon sa kanya, naging HR officer at presidente siya noon ng kumpanyang Dragon Wealth na naging Whirlwind Corporation bago pa ito maging Lucky South 99 na nagpapatakbo ng niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. June 2019 hanggang December 2019 nang siya ay nagtrabaho doon nang ipasok siya ng kanyang ex-boyfriend na Chinese. Doon ipinakilala sa kanya ng ex-boyfriend ang tinatawag na Big Boss na nagmamay-ari umano ng Pogo. Kada buwan ay sinasahuran umano siya ng 50,000 pesos bilang tagalakad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig ng mga Pilipino worker. Pero nang maghiwalay sila ng kanyang ex-boyfriend ay umalis na rin siya sa trabaho. Sa itsura lang po, pero syempre matagal na yun. Hindi ko po alam ito ng pangalan niya, especially parang sa mga nicknames lang, boss, etc. Hindi ko po alam ito ng pangalan niya. Yung ex ko po, na hindi ko rin alam ito ng pangalan kasi they go by nickname, alias. Itinanggi nito na nag-invest siya ng 9 million pesos sa Lucky South 99 gaming operation. Anya, umalis na siya sa kumpanya noong pang 2019. Pero ang pinagtataka niya, ginagamit pa rin ang kanyang pangalan bilang signatory president ng kumpanya. I just want to clear out lang po ha, kasi since wala po siya sa ano. Nung tinayo po yung Royal or yung itong building na 43, 46 building, I mean, wala na po ako. So, kasi like I said po, from June to December 2019, and natayo po ito is onwards na. So, yun po. And, sinabi ko po yung sa Smart kanina kasi, para for the record po, continuous po kasi ako nakaka-receive ng billing statement ng Smart na, syempre, compared to regular billings na like 1,000, 2,000, 3,000, it's more expensive kasi, like 100,000, 300. So, syempre, masyashock ka kasi ilang years na nawala ako sa company and I think I received more than 50 billings from Smart na sa akin nakabill yung ano and to my address. Samantala, para naman kay Vice Governor Lilia Pineda, mali na hindi man lang na-inspeksyon o napasok ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR at ng Municipal Government ng Porac ang Lucky South 99. Dapat anya ay nagtaka na sila, lalo't dalawang building lang ang inaplayan sa kanila. Pero sa loob pala nito ay 46 na building ang may operation ng Pogo. Dagdag pa rin ang ginawa ng PLDT na isa sa internet provider pero hindi man lang kwinestyon kung saan ginagamit at sino-sino ang gagamit ng internet. Dapat rin anya na kwinestyon ng Pelco at ng Angeles Electric Corporation ang 12 million pesos na monthly bill sa nasabing illegal Pogo na hindi biro ang halaga. Kasi kailangan identify ng PAGCOR kung ilan lang bang computer ang dapat mong ilagay. Kailangan ba ng cellphone? Kailangan ba ng mga camera? Kailangan ba nito? Kasi pag hindi mo ina-identify ito, hindi nila in-inventaryo yung mga gadget, mga equipment na ginagamit nitong Pogo operation. Magkakaroon nga ng illegal activities kasi libre sila eh. Independent sila na maglagay eh. Samantala, sa record naman ng Bureau of Immigration, mula nang mag-operate ang nasabing illegal Pogo sa Porac, nasa 883 ang nabigyan nila ng visa sa nasabing Pogo Hub. Sa tala naman ng DSWD, nasa 157 foreigners at 50 Filipino workers ang natagpuan sa South Lucky 99 nang magsagawa ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Sa ngayon, ongoing ang ginagawa ng provincial government na house-to-house inspection upang matukoy kung may mga illegal na Pogo pang nag-ooperate sa probinsya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.